Ew, manyakis. Ipokrito! Ang tagumpay sa iyong mga hangarin, Señor Crisostomo Ibarra. Ang bait ng Kapitan General. Bulag ka ba? O sadyang manhid ka lang na hindi mo naramdaman. Aray ko. Oh my gosh! Oh, kinikilig kayo, aminin nyo. Pang matutuloy na maging manugang mo ang binata. Ang ganda ng episode na to, ang daming good news. Binibining Clara, tinatangi kita. Nice move. Iniibig kita, binibining Clara. What the heck? Hello guys, good day. Ayan, welcome back to my channel. Another day for us to react to Maria Clara Tibara, episode 57 na tayo. And of course, before we start, yun na tayong mga shoutouts sa mga top comments natin for yesterday's video. So, meron tayong tatlo dito. First off is si Jack Benitez. Sabi niya, grabe tong episode na to, damang-dama ko yung nararamdaman ni Maria Clara at ni Ibarra. Ako din, naawa ako sa kanilang dalawa, paano na mangyayari ang pagmamahalan nila? Oo nga. Concern ako doon. Actually, tsaka, alam mo yun, sobrang grabe yung mga pinagdadaanan nila so far. Hindi pa nga tayo, nasa climax talaga ng mga pahirap sa kanila. So, ayan, tingnan natin yung mga mangyayari pa, guys. So, yakapit na talaga tayo nito. And thank you so much para sa comment mo, Jack Benitez. Next comment natin is from God is Good. Sabi niya, grabe, ang ganda, iyak much. Thank you sa the best reaction. Thank you so much. Gusto ko na muli basahin ang book. Sana kikita na muli ang mga bookstore sa mga books na Pinoy. Balik loob sa sariling atin. Basahin muli parang napapanahon yung sarili atin ang unahin like mga movies, singers, products ng Pinas. Ini-open niya ang mga mata natin mas pahalagahan kung anong meron ang Pilipinas. God bless Philippines. Ah, I like your comment. God is good. Thank you. Okay, last comment natin is from Aiza Oribe. Sabi niya, kalmahan natin Nephi, yung gigil talaga. I really like your facial expression and reaction. Parang nobela din na paiba-iba ang emosyon. I'm your silent viewer since you started since you started reaction videos of SB19. Hopefully, more reaction videos to MCI and SB19. Malaking tulong talaga para sa amin na mga OFWs. Advance Merry Christmas. God bless you. Always greetings from Qatar. Hello, you guys from Qatar. And thank you so much, Aiza Oribe. Ha? Maraming salamat talaga for being so supportive. Hopefully, enjoy pa talaga natin itong mga videos ng MCI. And of course, SB19. Ayan, I think ready na tayo for today's video and I'm very excited. So without further ado guys, let's go check this out. Ready, 1, 2, 3. Nabalitaan ko, ekskomunikado si Señor Ibarra. Paano na ang pobresitang si Maria Clara? Hindi mo yata ginamit ang utak mo, Ginoo? Ano kaya igawing mong lumuhod? Maghingi ng tawad at gawin lahat ang ibig na mga praile. Que barbaridad! Debosyo! Makatob dyan! Hindi ang respeto! Insolente! Tila mahalaga ang liham na yan, yung reverensya. Ang liham na ito ay naglalaman ng isang malaking eskandalo na magwawasak sa puri ni Padre Damaso. Ninawawan mo kayo sa amin. Si Tisong Sumay na bigla lamang nagalit siya. Dahil sa kanyang ama, ano mo kailangan kong gawin? Hindi naman pambago. Gustong-gusto ko kayong tulungan mo. Hindi ko alam kung paano. Ano ba kailangan kong gawin? Mari ba ako humingi ng pabor sa'yo? Oo naman ang senyorita, kahit ano. Huwag daw niya pababayaan si Krisostomo. Mabuti po, hindi na kayo gumanti. Tama lang na nagtimpi kayo. Kung naalala ko lang sana magtimpi sa panginsulto ng matandang fraile, iwasan ko sana ang parusang ekskomunikasyon. Ngayon tuloy, mas lalo kaming pag-iwalayan ito ni Maria Clara. Maria! Andeng! Utang na lang pa rin ni kayo! Dapat niya siguro ipatawag ang kura. Man na kura, nagdedeliryo po si Maria Clara. Santa Maria. Salamat sa Diyos. May malay ka na, anak. Maaari niyo na kaming iwan ni Maria Clara para siya ay makapagkumpisal sa akin. Mayroon ka bang munting kasalanan na nais ikumpisal sa akin?
Señor Alferez, ako po ay nagtungo rito upang humingi ng tulong sa inyo na makaharap ang Kapitan General. Nais ko rin humingi ng saklolo sa kanya. Nang sa gayon ay hindi na ako tuloy ang isulpa ng mga fraile at ng simbahan. Magpakita ka na, Elias. Senyor. Hindi ka na dapat nagpunta dito, Ginoo. Nilalagay mo lang ang buhay mo sa panganib. Lalo na't ngayon na... Ex-komunikado kayo? Patid ko po iyan, senyor. Nandito ako dahil mayroon kayong dapat na malaman. At ano yun? Dahil sa pang-aapi na ginawa sa inyo ng mga praile, natitiyak ko po, senyor, na hindi sila titigil lang sa pagtiwalag ninyo sa simbahan. Hahanap at hahanap sila ng paraan upang tuluyan kayo mapatay. At ano naman ang iyong minumungkahi para maiwasan ko ito? Nais ko ipabatid sa inyo, Senyor, na mayroon kayong taong kakampi na handang kumilos laban sa kanila. Kung iyong nanaisin. Hindi man kasing taas ng iyong uri, ngunit sila ay mga anak, asawa, kapatid, ama, at ina na tulad ninyo ay nilapastangan at humihingi ng katarungan. Ngunit hindi ko nanais ng gulo, Ginoo. Naniniwala pa rin ako sa maayos na paraan upang maitama ang hindi makatarungan. Makakaasa pa rin ba ang mga Indio sa maayos na paraan na sinasabi ninyo? O kayo ang makikinabang? Hanggang kailan ninyo magagamit ang iilang hibla na umuugnay sa inyo sa mananakop? Ngunit hindi naman lahat ng Kastila ay masasama. Oo, merong iilan, ngunit kung mapapatid ang mapang-abusong kapangyarihan ng fraile, naroon ang binhi ng reforma para magbago itong bayang ito. Reforma? Tila ikaw ay nalinlang na mga dayuhan, Senyor. Nakakalungkot isipin. Sana ay huwag kang tuluyan na mabitag ang kanilang kasinungalingan at mapagpanggap na pag-asang hatid. Dahil konting panahon na lamang, Senyor, at ang iyong mga kakampi ay magkakaroon na sapat na lakas at tulong. Ang mga dating inaapi ay buong puwersa ng lalaban sa wakas. Hanggang sa muli natin pagkikita, Senyor. Wait.
Grabe no, si Rizal, napakatalino niya. This is yung character na Elias, napaka it's a great representation of somebody like Andres Bonifacio in the telenovela itself. So grabe si Elias is the representation of Andres Bonifacio and yung mga ideals and mga prinsipyo naman ni Ibarra ay kay Jose Rizal, napakagaling. Ew, manyakis. Ipokrito. Andeng, ang tsokolate. Nakatulog na pala siya. Nakapag-gumpisal ba siya? Si, senyora. Ngunit wag na muna natin siyang gisingin para siya ay makapagpahinga pa at hindi magambala. May dumating kasi siyang bisita. Nag-aalala ni sa kanya. Quién es? María, mi amor. Ya estoy aquí. No te voy a abandonar. No te voy a dejar. Anuncia, por favor.
Tayo na. Handa na ang inyong tsokolate. Bueno. Buenos días. Ah, mga reverentia. Sino sa inyo, mga reverentia, si Padre Damaso na madalas kong mabalitaan? Siya po ay may karamdaman ang iyong excelencia. El está cansado kung kaya't wala siya rito ngayon. Ah, reverentia, ikaw ang bagong kura na ipinalit sa aroganteng Damaso. Si. Kung ang lahat ng maglilingkod sa kataas-taasan ay katulad ni Padre Damaso, ay mas iibigan ko pa na ako na lamang ang magsilbi at maglingkod sa kataas-taasan. Marahil po ay napagod ang inyong reverente. Narito po siya kagabi at nagmantay sa aking anak na may sakit, ang kanyang inaanak. Parad, la orkesta! Huwag gambalain ang anak na may sakit ni Don Tiago. Bueno, napabuti ba ang lagay ng iyong unika iha sa presensya ng fraile, Kapitan Tiago? Opo. Tulad ng pag-aalaga sa pobresitang may sakit na anak ni Kapitan Tiago, sana'y gayon din ang ginagawa ng inyong mga reverentia sa kanikanilang bayan. Porque si no, para que sirven las oraciones y bendiciones de los enfermos y dolidos en este pueblo. Excelencia, narito na ang ginawa. Ah, señor Ibarra, ¿cómo está? Lika, dun tayo mag-usap, ha? At anong ginagawa ng isang ekskomunikado dito? So tiene el permiso de su excelencia. Bad trip. Tatapatin na kita, senyor. Nag-iintay na lamang ako ng kautusan upang ako'y makabalik sa Europa. Dalangin ko sana na sumama ka sa akin, ipagbili ang lahat ng iyong ari-arian, at doon na lamang manirahan. En Europa, puedes hacer todo lo que quieras. Y allí, como tu amigo, estoy seguro de tu seguridad. Paumanhin, Excelencia, ngunit hindi ko maaaring isali ng bayan ito. Sa pagsunod sa kagustuhan ng aking ama na tulungan ng mga kababayan namin dito sa San Diego. Dito ko na rin nais mamuhay. At mamatay. Angad ko lamang po ang tulong ninyo upang iwaksi ang sumpang ekskomunikasyon na nais wasakin ng aking pagkatao. No te preocupes. Kakausapin ko ang arsobispo tungkol sa iyong ekskomunikasyon. May tiwala ako na makukumbinsi ko siya na ang iyong pagkatiwalag ay hindi makatuwiran. Oh,
Thank God. Ang tagumpay sa iyong mga hangarin, Señor Crisostomo Ibarra. Ang bait ng Kapitan General. Yes. Salamat naman sa pa-cheese ayuda ulit. Naku, sana kasing sarap to nung dati. Di ba, Annie? Gagi! Pero huwag ka mag-alala, makakarating to kay Sir. Hihingi lang ako. bakit nga pala hindi ka sumama kay Crisostomo sa pagtungo niya kay Kapitan General? Mas mainam raw na kanyang tahakin ang mga plano niya sa Kapitan General ng mag-isa. Well, mabuti kong ganun. Nang mabawasan ng iyong pagbubuntot kahit papano kay Crisostomo. Bakit? Ikaw rin naman, di ba? Buntot ka rin ng buntot sa iyong amigo. Wala na namang problema din. Kasi nga, iisa lang naman ang gusto natin. Ang mabantayan at matulungan siya. Di ba? Yun lang. Wala naman akong ibang dahilan pa. Di ba nilinaw ko na to sa'yo noon? Oo. Nilinaw mo sa'kin. Pero binibiniklay, bukod sa pagtulong mo kay Crisostomo, ano naman ang pangangailangan ng isang dalagang kagaya mo? Paano ang iyong hinahangad? O iniibig sa buhay? Lalim naman nun. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw ba, tinanong kita ko anong papel mo sa kwentong to bukod sa pagtulong kay Ibarra? Kwento? Pula. salamat ulit sa pa-cheese mo. Pero wala dito ang iyong amigo na siyang dahilan naman kung bakit ka nagpunta, di ba? Kaya, babu. Siya nga ba talagang dahilan? Na bakit ako tumutungo dito? Aba, malay ko sa'yo. Bakit pa ba? Oh, bakit ka biglang natahimik? Babu. Pinipinig ka. Nag-uusap pa tayo, hindi ba? Naalala ko kasi meron pa pala akong mga gawaing bahay na kailangan tapusin. Oo, naubos na akong oras eh. Kaya, sige na. Sandali, binibinig light. Kung gano'n na hindi na ako mag-aaksaya pa ng oras. Binibinig light. Bulag ka ba? Sadyang manhid ka na hindi mo naramdaman. Aray ko. Ang alin ba? Sa kabila ng iyong bangis. Tama na, padre! At ang mimiss ko ng bruha. At ang iyong paglalamerda sa buong San Diego. Na madalas ay bastos at walang modo. Hoy! Now this Bartagulan is over. Na hindi gaya ng mga deklaseng babae dyan. May point ka ba? O recap lang to ng judgment sa akin ng bayang. Mahiya ka pa. Isama mo na rin kaya yung pagbuntot ko sa amigo mo na parang kirida. Isa pa yun. At sa kabila ng pagiging estranghera mo, na hindi namin alam kung sino kang tunay o kung saan ka man ang galing. Binibining, Clay. Tinanggap kita ng buong buo. Uy! Ano man ang kaibahan mo? Tinanggap mo ko? Ano raw? Freak! No! Oh my gosh! Binibining Clay, tinatangin kita. Nice move! Iniibig kita, binibining. What the heck? Diretsaan?
Yes, Team Pilay. Yes! Freak! Oh my gosh! Oh, kinikilig kayo, aminin nyo. Gagi! Unexpected yun. Escuchen todos. Tutulungan ng Kapitan General si Señor Crisostomo Ibarra upang matanggal ang ekskomunikasyon ng Ginoo. Perfect. Aba, Tiago. Mukhang matutuloy na maging manugang mo ang binata. Ang ganda ng episode na to. Ang daming good news. Otra vez. Gracias. Por su ayuda, Excelencia. Ya te vas enseguida. ¿Ni vas a visitar a tu novia, que está enferma? ¿May sakit si María Clara? Tío, maaari ko po bang madalaw at makausap si Maria? Kahit sandali lamang. Hindi siya makakahindi. Dahil andyan si, Kapitan. Kapitan General. Gratis. Iha? May bisita ka? Oh my gosh. At last. Hello? Gusto mo? Gagi, naiyak ako. Ismeo, Santa Maria, Santa Barbara, San Anton. Bawal kasi mag-hug, di ba? Kaya nagugulat si Tia Isabel. Naiyak ako? Grabe, no? Paglalaban ko ang ating pag-ibig, Maria. Hindi ko hahayaan na magkahiwalay tayo. Dahil na ako ang pangako ko na ikaw, Maria, ang babaeng pakakasalan ko. Sobrang nakakantig ng puso yung tagpo nila doon. Ang pag-ibig ay hindi sumpa. Kung ito ay susuklian din ng pagmamahal. Ngunit kung hindi, ito ay nakakadurog lamang ng puso. Si Maria Clara, ang unika iha ni Tiago na tagpo. At sa palagay mo, sino pakikinabot sa lahat ng iyon? Oh
Ako mukhang pera. Tama lang na kilalanin muna natin si Senyor Linares bago mo siya ipilit kay Maria Clara. Mas maaatim ko na mas may makatuluyan si Maria na kahit na sino kesa naman ang Krisostomo Ibarra. Matagal na kitang pinapayuhan na makibagay sa kanila. Ano pa po bang pakikibagay ang ibig ninyong gawin ko sa mga tinutukoy niyong Diyos dito sa lupa? Sobrang ganda ng episode na to. Ang daming magandang naganap. Naging palaban si Ibarra sa dulo. Nagkita na si Maria Clara si Ibarra. Gawa nga ng hindi sila pinakikita ni ano, 'di ba, ni Damaso at ni Kapitan Tiago, pero sa huli sa tulong ni Kapitan General, nagkita sila, and of course tutulungan ni Kapitan General na mawala yung excommunication kay Ibarra sa Simbahang Katoliko. And of course, Team Filay. Yes. Ganyang! Ganyan dapat Fidel. Nagtapat na si Fidel dito. Oh my gosh! Inaabangan ko na yung susunod na mga kaganapan kila Filayden. Kila Fidel at Clyden kasi, di ba? Ito yung papadagdag ng excitement natin. So maraming salamat. Before we end, shoutout ulit sa mga kaibigan natin dyan, ng mga OFWs na nanonood. And of course, sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, maraming salamat for always supporting my reaction videos. Kahit medyo late tayo nag-upload kasi nga gusto ko pulido yung pag-re-react natin, hindi yung parang minamadali. Ayan, thank you so much guys, and hope to see all of you guys in my next video tomorrow. Bye!